Hello, this is me, John Nigel, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ay gagawa tayo ng most requested basta yun, most requested sa comment section ng channel ko. Gets mo yun? Oo, gets ko yun. So, igagawin natin yung wish nila na gagawa tayo ng skincare routine. So, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga sikretong ginagamit ko para magkatigyaw at ganto at ganto. So, ngayon, i-re-reveal natin yung sikreto. Kung paano ba pumangit, hindi kumuwapo. Kala mo, kung gusto mo kumuwapo, huwag mapanoorin to, hindi ka kakuwapo dito. Gusto mo yun? So, ayun. Gagawin na natin ngayon yung skincare routine na matagal din ang nire-request. So, first step, babasahin ko muna yung mukha ko. Hihilamusa ko muna siya. Or babanlawan ko muna kasi galing ako sa labas. So, alam naman natin sa labas, grabe yung polluted air, grabe yung pollution sa hangin. So, lahat ng dumi ng hangin, dumidikit sa balat natin. Lahat ng mga usok dumidikit. So, hihilamusa ko muna siya. Yan. Ngayon, nabasa ko na kung nabasa ko na yung mukha ko. Next naman, next step na gagawin natin is sasabunin naman natin yung mukha natin. Ang ginagamit kong sabon kasi lagi, ewan ko dito ako naiyang, ewan ko kung hiyang ngayon dito. Yung gantong sabon, which is Kojic, not sponsored, Bet any man. Kojic yung ginagamit ko kasi dito nahiyang yung mukha ko. Before, ang ginagamit ko is Dove. Kaso, napansin ko kasi yung skin type ng mukha ko is oily. So, ang Dove is for moisturizer. Moisturizer siya para, ayun nga, ma-moisturize yung mukha mo. Ayun, parang nag-over oily yung mukha ko doon sa Olay. Sa Dove. So, ayun, yung ginamit ko, nag-switch ako dito sa Kojic. Ang result ng Kojic sa mukha ko is yung mga pimple ko, natutuyo siya agad. Mabilis siyang matuyo yung mga pimple ko. Tsaka mabilis niya malighten yung mga pimple mark ko. Katulad na ito. Yan, napatuyo niya na yan. So, ayan. Ito, medyo may bundok pa. So, yun. Tatanggalin din niya yan. Tsaka, I'm not saying na nagpapaputi siya or nakapagkawala ng tigyawat is agad-agad. Wala namang product na agad-agad na yung result. It takes a lot of time bago makita mo yung result. Ganun talaga. Kailangan pinaghihirapan. Kasi may mga bagay na kailangan paghirapan mo muna bago mo makuha. Parang yung crush mo, kahit anong paghihirap mo, hindi mo nakuha. Nakuha ng best friend mo. Ganun yun. So ngayon, babalawan na natin yung mukha natin. Babalawan sa sabunin. So, ang ginagawa ko, hindi ko dinadirect yung sabon sa mukha ko. Hindi ko dinadirect na gano'n. Ang ginagawa ko, kinakaskas ko siya sa palad kong ganyan. Then, yung palad ko, yung kamay ko, yung ipang kukuskus ko sa mukha ko. So, yun. Yan. Diyan sa ilong, kasi diyan madalas yung mga dumi-dumi sa ilong, mga blackheads yun, whiteheads, dyan lagi nagkakaroon. Tapos, dapat, ang natutunan ko sa mga panonood sa YouTube,
ng mga gento is dapat daw pataas yung hagod ng mukha para daw pataas daw yung pera. Pataas daw yung pera sa'yo. Hindi, para hindi daw nagsasag yung skin. Saka dapat gently lang, huwag yung todo kuskus ng ganun, yung todo kuskus ng ganun, yung todo kuskus ng ganun, yung todo kuskus pag ganun. Ganun! O, ayan. Tapos ginagawa ko, hindi siya totally ko pinapatagan sa mukha ko. Kasi, minsan nasusunog na siya, minsan half day, masakit, ganun. So, yung enough lang, yung sa tingin mong luto na yung itlog, hindi, joke lang. Yung sa tingin mong okay na. Yan. Usually talaga, sinasama ko yung leg. Kaso, ngayon kasi, nakadamit ako. So, hindi ko nasasama yung leg. Kasi usually, pag nag-iilamos na ako or ginagawa ko na tong skincare routine ko tuwing gabi, naka-topless ako kasi mainit. Alam mo naman, mahirap lang kami. So, yun. Yan, ganyan-ganyan pa lang. Tapos, medyo binababad ko lang ng konti. Other people, sinasabi nila na dapat ibabad daw yung kojic sa mukha or sa balat para mas umipit. Hindi ko naman alam yun. Wala naman ako nabasang mga gano'n. Sabi-sabi lang. Pero sabi talaga, effective. Ano, may mga iba akong kaibigan na gano'n yung ginagawa. Tapos, ang puti na nila. Pero depende yun. Huwag tayong gaya-gaya kasi kakagaya natin, ano, papamakon tayo. Ayan. Sinasama ko din yung sa sa ganito ko. Yung sa amin yung mata nyo, yung mismong mata, yung loob ng mata, nakakailam yun. Sinasama. So, ayan. Basahin ko lang konti kasi natutuyo mo siya. Paka-sponsor naman ko, Jigsaw. Ilang taong ko na ginagamit yung product nyo. At super ganda ng Kojic Sun. Kasi ewan ko, sabi nila number one in the market daw yung Kojic Sun. Ayun daw talaga effective. So, ako naman, effective talaga siya sa akin. Nakakaputi talaga siya ng mukha ko. Nakaka-lighten ng dark spot, tsaka nakaka-dry ng pimple. So, ayun, masakit na sa balat. Sobrang tagal na. So, babaluan na lang. Sakit? Nailan na ako? Inip naman lang ito. Saka diba nakikita natin sa mga commercial, ginaganto yung tubig sa mukha? Ginaganto. Di po totoo yun! Kalokohan yun, hindi ginaganon. Saan magpapaniwala sa mga nakikita natin? Kaya yung mga pinapakita nila sa inyo, huwag kayo maniniwala kasi binibilog lang nila kayo para may maluloko sila kasi sa panahon ngayon, ang seryoso, talo, kuha mo yun. So ngayon, pupunasan ko na siya kasi namumula-mula kasi nga matagal na. Magbasa tuloy ako dito. Pag nagpunas kayo ng towel sa mukha nyo, gagawin nyo is dab-dab lang. Dab-dab nyo lang ng ganyan. Dab-dab-dab. Bueno. Dab-dab-dab. Dab-dab-dab. Ganun, dab-dab nyo lang sa mukha nyo. Huwag nyo kukuskusin kasi nakakasag ng skin nyo. So, una, di ba, binalawan ko ng tubig yung mukha ko. Next step, pangalawang step is hinalimusan ko na siya ng Kojic soap. So, next
next step naman natin ay gumagamit ako nito ng Cetaphil Gentle Skin Cleanser, not sponsored, Beckeny Men. So, ayan, gumagamit ako ng Cetaphil kasi ano to, maganda to guys kasi hindi siya, mild lang siya sa skin, hindi katulad yung Kojic, matapang siya. Kaya mabilis sa umaapdi sa mukha, mamumula yung mukha mo, ganun, umiinit, ayun, parang mainit yung feeling. Eto guys, cleanser siya ng sa mukha, tapos mild lang siya, tapos pwede siya sa mga tawag dun, yung mga, sa mga ating balat, tapos may tawag dun. So yun na yun. So ayun, gumagamit ako nito yung Cetaphil. Kasi, guys, hindi nakukuha sa isang sabunan lang yung mukha natin. Hindi natatanggal lahat ng dirt sa mukha natin. Kahit mag-ilamos tayo ng soap, hindi niya talaga kaya yon para linisin yung mukha natin. So, gagamit tayo ng isa pang product. So, first step, binalaman ko yung mukha ko. Second step, Kojic. Third step, Cetaphil. So yun, basahin ko ulit. Itong buhok na to kanina ko pa to problema eh. So ayun, kukuha lang ako dito. Yan. Ito po yung itsura niya. Ganyan, parang ano. Comment down below kung na-gets mo. Parang ganon. Oo, oh, yan na yun. Parang ganon, di ba? Oh. So, pero yun, hindi nilalagay sa mukha. Bawal yun. Kung nag-gets mo, comment down below kung ano yun. So, eto na. Lalagay ko dito. Then, yun natira. Gagandang ko sa kamay ko. Then, saka ko ulit. I-focus ko sa mukha ko. Eto guys, walang amoy. Yun, walang kulay. Walang mararamdaman sa mukha mo. Wala lang. Pero guys, maganda talaga siya sa mukha. Para sa may mga pimples, ito yung ma-recommend ko talaga sa inyo na gamitin ninyo. Kasi hypoallergenic siya lahat. Kasi guys, kaya naman tayo nagkaka-pimple. Ano yun? Yung mga dumi-dumi na nasasagap natin. Sa kalye, kasi batang kalye tayo. Comment down below pag batang punta at saka batang tondo ka. So yan. Kakos-kos lang natin, ganyan. Kulang-kulay mukha ko na sobra sa pagbabad sa OG. So, yan. Kakos-kosin mo lang. Then, pag okay na, hindi ka din magpapalimutan. Tsaka besh, dapat lagi sinasama yung leeg para pantay yung ulay. Hindi yung mukha kang espasol, yung mukha mo puti-puti. So, babaliwan ko na. Buko talaga. So, pupunasan ko na. Buko talaga. Ma, may panali ka sa buhok? Wala. Sige, sige. Kanina pa kasi ako guys, nai-stress dito sa buhok ko. Nung nag-ilamos ako, may nakaganyan. Naganyan. So ngayon, napunasan na natin. Next step naman is, ginagawa ko is magto-toner tayo. Guys, lagi nyong, huwag nyong kakatamaran mag-ilamos na mukha tuwing gabi kasi dun tayo nagkakatigyawat kasi yung mga virus to, hindi virus sasabihin ko, ayun pa rin naisip ko. Yung mga dumi, mag
mag-stop dyan sa loob ng pores mo. So, magkakaw ka ng dot sa mukha na maitim. So, ayaw natin yun. So, kailangan gabi-gabi, bago ka matulog, mag-ilamos ka. Hindi ko naman sinasabing sundin mo lahat to, itong ritual ko. Pero ikaw, gawa ka ng sarili mo kung saan ka talaga naiyang. May ibang tao naman ginagamit safeguard. Yun. Effective din daw yun sa kanila. It depends nga kung saan ka naiyang. Hindi ko sinabi porket na itong product na to, maganda to, ayun yung gamitin nyo, gagamitin nyo, hindi. It depends pa rin sa hiyangan na tinatawag natin. Kasi may mga bagay na hindi. Ako rin naman nung high school ako, dami kong product na ginamit sa mukha ko. Dami kong tinry. Yun, pato yung nakita ko. Then after that, ayun na, malinis na yung mukha natin. Mag-toner na tayo. Other people using, tawag dito? Dr. Alvin na toner, rejuvenating toner. Pero sa akin yung ginagamit ko is Ayesha. Kay Ayesha, Ayesha Beauty Products. Ayun yung ginagamit kong toner kasi mild lang din siya. Kasi pag puro yung mga product na ginagamit mo is hindi mild, yung mukha mo baka kung sa mapunta. So mild lang din ito. Rejuvenating toner. So yun, magka-toner tayo. Kuha lang tayo ng bulak. Ayan, bulak. Then maglalagay lang ako dito sa bulak ng Ayesha. Again, this is not sponsored. Ayesha, baka naman. Tagal na pala ako itong ginamit to. Ayun na padami. Sayang, balik natin. Ayan. So yun, gaganyan ko lang siya sa mukha ko. Tanya na mamuli mo ako. Pero mamaya yan, mawawala din yan. Okay, magalala. Mawawala yan. Pero mula wala yun, okay, magalala. Yung Dr. Alvin kasi, natry ko din siya, pero ang tapang niya sobra as in, yung mukha mo bago pumuti, or bago mamalat, pagiging maitim na maitim muna siya, parang susunugin niya yung balat mo, para mamalat, para pumuti. Ito kaya siya hindi, di niya ginaganon yung mukha mo, mild lang nga kasi ito. So if you have a question guys, comment down below. O kaya kung may mga masasuggest kayo na it works for you better para maraming option yung mga viewer natin. Yung mga ka-vlogadag natin. Vlogadag. So yun, yun sa mata. Lagi nyo rin isasama yung ganito nyo ng mata nyo. Kasi guys, may ewan ko, may na-encounter akong tao, ang puti ng ganito niya, tapos yung ganito ng mata niya maitim. At alam kong hindi eyeshadow yung kasi lalaki yun. Yan. Kita niyo, madumi pa din siya. Kahit, tapos maka-beauty vlogger. Yan, madumi pa din siya. So, kailangan talaga na may mga ganito-ganito ko kung ka-ek-ekan sa mukha. Hindi naman siya ka-ek-ekan, hindi rin siya matatawag na ka-artehan. Kasi, mas magandang inaalagaan mo yung sarili mo. Dapat, hindi ka lang healthy inside, dapat outside din, di ba? Tsaka minsan, sabi nila sa pagkain din daw, kaya sa tigyawat. Ayun, sabi nila, pag kumain ka doon ng mani, magkakatigyawan. Hindi ko naman ako makain ng mani.
So yun, yan. So yun, tapos na. Then after nun, papatuyuin ko muna siya. Papa-absorb ko muna sa skin ko yung product na nilagay ko. So papatuyuin ko muna siya ng very, very light. So, ang mga mapapayo ko din sa inyo, mas maigi na bago ka gumamit ng isang product, mas maigi na mag-consult ka muna or tingnan mo yung review, yung feedback dun sa product na yun, kasi usually hindi lahat ng mahal maganda. Okay? Yung iba kasi, kaya mahal, yung brand name yung binabayaran mo, pero yung quality ng product is failed or bagsak para sa'yo, ganun. So mas maganda na kumonsult ka muna kasi may ibang mga product na, for example, hindi pwede sa buntis, hindi pwede sa may skin asthma, hindi pwede sa may ganito. So much better na kukonsult ka muna if you have any issue to your skin. Huwag yung gamit lang ng gamit. Yun, huwag yung katutularan, gamit lang ng gamit. Pero yun, nahanap ko naman kung ano yung suits sa skin ko. So yun. Then, next one, pagtapos ko mag-toner, lalagyan ko na siya ngayon ng cream. Usually, magkaiba yung day and night cream ko. Sa day, umaga, ang day cream ko is, ang ginagamit ko is Olay Natural White. Itong kulay pink na to. Not sponsored, Becca naman. So, yun, ito yung ginagamit ko. Maganda din naman yung regular lang nito, yung blue, yung packaging. Maganda yon kasi nakaka-moisturize talaga ng mukha. Parang magiging oily or parang basa-basa yung mukha mo. Ito naman, ang kinaganda nito is matte finish. So, parang ka rin nakapulbo na. Hindi makeup. Hindi ka parang naka-foundation. Parang nakapulbo ka lang, ganun. Hindi yung OA na puti-puti. Yung saktuhan lang. So, ito yung ginagamit ko pag umaga. Pag gabi, pag matutulog na ako, iba yung ginagamit ko. May ginagamit ako na nabili ko sa Watson. Gusto kasi, then tinry ko maghanap kanina sa Watson. Wala, out of stock kasi mabilis yung nakukubos. Ang tawag doon is, sa Watson lang yung brand name niya. Then, pore minimizer siya. Parang ganun lang siya. Pahaba. Parang style ng Colgate. Ng toothpaste na nalagyanan. Pag ganun lang. Tapos, 175 lang yon, murang-mura na. Tapos, super effective niya, guys. Kasi ako, ang main issue ko sa, or main problem ko sa mukha ko is pores. May mga pores ako dito. So, ayun kasi, pore minimizer. Pag nilagay ko siya sa mukha ko, yung pores ko, hindi naman siya totally nawawala, pero medyo nagbiblur. Nagbiblur siya. Kaya, maganda sa mukha. Kasi makikita mo kagad yung effect niya. Not unlike sa iba na it takes a long time bago mo makita yung result. Yun, makikita mo kagad siya ng on the spot yung result. I'm not saying na OA na nawala. Pero medyo magbiblur lang. Medyo magbiblur lang yung pores mo. Hindi siya masyado makikita. So maganda rin siya primer sa makeup. Ayun muna lagay niyo sa kayo mag-foundation kasi maganda yun, promise. Yung pores nyo, hindi siya na makikita lalo na pag naka-foundation na kayo kasi parang banat ng banat. So, dahil wala ko nun, eto muna yung gagamitin ko. Ulay, baka naman. Ginamit ko to since second year high school. So, ganyan lang. So, yan. Tsaka guys, pag may ginamit kayong product na baguhan ka lang, then bigla siya nag-react sa skin mo, huwag mo na ituloy. Then, sabi nila, dapat daw ito yung ginagamit mong finger sa panggano ng mukha mo. Kasi, ewan ko, basta ito daw. Tanong nyo na lang, search nyo. Ewan ko, ito daw, basta ito daw.
So yan, kalat mo lang ng ganyan. Maganda kasing inaalagaan natin yung mukha natin para walang chismis. Kasi ito yung puhunan sa lahat ng bagay. Pag naganap ka ng trabaho, kailangan presentable ka. And other companies na tumitingin sa face value, ganun. So, kailangan presentable ka. I'm not saying na dapat guwapo ka. Pag di ka guwapo, di ka magtatrabaho, hindi ganun na. So, yeah. Nanglagay niya ko lang. Yan, magandang walang chismis. Kaya ano lang yung mga chismosa sa inyo. Alam mo, dapat ginagawa mga ulay, mga chismosa. Kasi sila yung mga di pa nangyayari sa kanila, nangyari na. Napipredict na agad nila. Ganon. Yung mga bagay na hindi naman nangyari sa kanila nangyari. Kaya sila yung mga magandang mangula. Ano, try nyo payuhan yung mga chismosa sa inyo, sa lugar ninyo, sabihin nyo, mangula sila, malaki kikitain nila, yaman sila. Ano. Yan. So, ayan. Tapos na. Ayan lang yung routine ko every day. So, ano yun. The first one is, binabalawan ko muna yung mukha ko ng tubig. Kahit anong tubig, huwag naman yung tubig kanal. Then, second one is sinasabong ko ng kojic soap. Third step is babalawan ko na yon. Then, ilalagay ko naman is Cetaphil. After ng Cetaphil is pupunas ako. Then, magto-toner ako na ayan siya. Then, after that is mag-cream ako. Na which is olay o kaya yung farming emulsion na ginagamit ko. Okay? So, ayun lang guys. Ayun lang yung skincare routine ko, skincare product ko. Ayun yung mga product na umipek sa akin. Share nyo rin sa comment down section yung mga product na ginagamit nyo para magbigayan tayo ng mga idea para, di ba? Para maganda, para bongga. So, ayun lang. So, ito na yung finished product. Kahit wala nagbago. Pero diba guys, hindi siya ganun kaputi pag nilagay mo sa mukha mo. Hindi rin siya parang BB cream. Okay lang siya. So, ayun. Ayun yung skincare routine ko. So, antabayan niyo pa yung mga iba ko pang video. So, this is my vlog for today. So, don't forget to subscribe and like my video. And comment ka na din kung ano yung mga gusto mong suggestion na video na gawin ko. So, ayun lang. Bye!